Richard, noong nag-uumpisa ka, when you were what, 12, 13, 14, inimagine mo ba, using the word imagination, na mararating mo to? Inimagine ko po na, of course, syempre, pag nung nakakaisip na po ako being sa school, syempre, of course, meron tayong mga classmates na well-off. Ini-imagine ko po yung buhay nila. Yung bigising ka, yung breakfast mo, meron kang bacon, egg, and sinangag. Tapos ang baon mo is 200 pesos a day. Tapos hatid sundo ka ng service. Dahil ikaw, ano ang breakfast mo at magkano ang baon mo? Ang breakfast ko po minsan ay cup noodles. And then ang baon ko po ay 50 pesos. Okay. And then those were the times na hindi rin po ako... Maraming hindi pwede during that time because of financial constraints po eh. Parang, lalo yung field trip. I don't know why, pero sobrang concrete nung field trip sa akin, Tito Boy. Kasi, feeling ko po kasi noon, pag nakakasama ka sa field trip, well off ka. Mm. At madalas hindi ka nakakasama? Madalas po hindi nakakasama. Or nakakasama man, pero nakautang po yung si mama, ganyan. Or si dad, biglang nagka-bonus. Okay. Pero... Pag dumadating na, pag nagsischedule na yung advisor namin, oh, field trip, upcoming na, malapit na yung field trip, kinakabahan na po ako nun. Dahil hindi mo alam? Kung makakasama po ako. Oh, okay. Napag-usapan lamang natin yan dahil the last time we had that media conference, Annette and I talked about you coming to GMA 7, auditioned, halos lahat, ayaw ka, except for Annette who's stood for you. I'm talking about Annette Gozon Valdez na ipinaglaban ka talaga. Do we have a footage of this? Yeah. Panoorin ho natin ito. Okay, yung panel screening, yeah. Sa conference room lang, tapos votation yon. Tapos paglabas, hindi siya kasama. Sabi ko, bakit? Eh, mataas siya, yung number one ko. Sabi kasi parang hindi, parang walang ano. Sabi ko, hindi, nakikita ko sa kanya. Parang John Lloyd yan eh. Yan ba sinabi ko noong time na yon. So, parang nakita ko agad yung depth niya as an actor. Right. Ang ganda ng voice quality, malalim. So, buti naman na parang I was proven correct, right, diba? Talagang karapat-dapat si Alden sa showbiz. At naisabihin namin sa iyo, Annette, maraming salamat. O, diba nagkaroon ng Alden Richards sa Philippine showbiz. Right. Thank you po. Thank you, Miss Annette. Ang ganda ng pakiramdam, no? That even then, someone believed in you. Like you, Tito Boy. Oo naman. Hindi nagbago yun. Yes po. Isang paalala din that no one does it alone. Meron pa talaga mga tao na naniniwala at sumusuporta. Yun nga po eh, parang, di ba sabi nga po nila, Tito Boy, hindi nagmamatter yung mga taong ayaw sa'yo as long as may isang naniniwala sa'yo. That's true. Katulad na lamang ng paniniwala namin ng Fast Talk. Ayun na! gusto ko to! We'll have to do this. Yes po. Richard, Battle of the Judges, Mobile Legends. Battle of the Judges. Laguna, Manila. Manila. Laguna! Dimples, Pimples. Dimples. Ten-ten, tan-tan. Ten-ten. Family Fame. Family. Alden, 10 years ago, anong naalala mo? Utang. 10 years from now, ano ang nakikita mo? Nagpapautang. Oo o hindi, inuulam sa kanin ang spaghetti. Opo! Oo o hindi, nag-1-2-3 sa jeep noon. Hindi po. Oo o hindi, dumami ang kamag-anak ngayon. Hindi po. Boxers or briefs? Briefs. Small, medium, or large? Large. Size ng paa? 10.5. Paboritong inaamoy-amoy? Unan. Sleeping position? Nakadapa. Unang ginagawa bago matulog? Nagdadasal. Unang ginagawa pagkagising? Nagdadasal. Lights on or lights off? Lights on po. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness? Kahit saan mo maramdaman. Ako si Alden and I'm still... Ako si Alden and I'm still the same person that you knew even way before I started show business. Oh.